iAccess Land Bank. How to register to Land Bank iAccess online account. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. So this is an update sa isa naming video about Land Bank online enrollment. Actually, same process pa din naman, hindi nagbago yung way sa pag-enroll sa Land Bank iAccess. Pero sa video na to, dadaanan na din natin yung mga possible issues na pwede nyong ma-encounter during account creation. Like anong gagawin mo pag sinabing mali daw yung info na nilagay or invalid card daw yung details mo. So sasagutin natin yung mga ganong common questions. And yung mga ganitong question is nakuha namin sa mga comments dun sa previous video namin. So gamit ko ngayon yung computer ko and later on ipapakita ko kung ano yung view naman sa cellphone. Actually, parehong pareho yung interface sa computer and sa cellphone. So to start, go to lbpiaccess.com. Ito siya. Well, sa cellphone naman, ito siya. So punta ako sa Google Chrome. And dito, type ko yung website na lbpiaccess.com. So ito siya. And parehong-pareho siya. So, lakihan ko lang to. And ito, dito sa computer, merong enroll now na button and meron din sa cellphone. So, i-click ko tong enroll now. And napunta ako sa terms and conditions. Sa cellphone naman, if I'll tap this enroll now na link, and liitan ko lang to. So, ito rin yung terms and conditions. So, mapapansin nyo, parehong-pareho siya. So, scroll down ko itong sa cellphone. So, you have an option to read this terms and conditions. Sa akin, I'll go ahead and tap I agree. And lakihan ko lang to. So, dito merong step 1 and step 2. So, ibibigay mo yung details mo about sa bank, about sa ATM card mo, yung PIN mo. And for step 2, ipoprovide mo naman yung personal information mo. Like yung name mo, yung mother's maiden name, also your home address and contact information. So, balik tayo sa computer. And scroll down ko to. Ganun din, katulad ng sa cellphone, I'll click this I agree. And same information na hinihingi rito and also with the cellphone. So, since mas malaki yung view dito sa computer, I'll complete this process using my computer. So, again, pareho yung process or pareho yung mga details na hihingin kung cellphone ang gamit mo or computer yung gamit mo. So, may note dito na yung mga may asterisk na red required siya. Like ito, yan may mga red na asterisk. While yung mga hindi required, wala siyang red na asterisk. Ang ilalagay daw is NA. So, for step 1, yung ATM account number, makikita siya sa ATM card mo. So, pag nag-open ka ng savings account with Land Bank, dapat may provide silang ATM card. And yung account number is makikita sa bandang baba. Andito siya. And i-enter ko rito yung account number. So, 10-digit account number siya. For ATM PIN, kailangan kong i-enter dito yung PIN number ko sa ATM card. Sa previous video ko, may nagtanong na secured ba or safe ba na ilagay yung PIN dito sa website ni Land Bank. Actually, okay naman siyang ilagay dito and required din talaga siyang ilagay. So, kung hindi ka ganun ka-confident sa ganitong process, wala tayong choice kundi i-follow siya. Ang gawin mo na lang is after ma-create yung online account mo with Land Bank, after mo ma-access yung iAccess account mo, pwede mo nang palitan yung PIN number mo sa ATM. Which is ganun yung ginawa ko nung na-access ko na yung iAccess account ko with Land Bank and nakita ko na yung balance ko, nakapag-transfer na ako online, nakapag-bayad na rin ako ng bills. Pinalitan ko yung PIN number ko sa ATM and wala naman naging effect yon sa online account ko with Land Bank. So for this, tap ko itong keyboard and enter ko yung PIN. It goes. And for JAI, so I'll click this one. So ito yung lumang ATM card ni Land Bank. So I'll close this. And sa bagong ATM card, walang nakalagay dito or wala akong clue kung ano yung JAI. So, i-search na lang natin siya. So, dito, JAI. So, andito ako sa FAQ section ni landbank.com. So, I think it's under ATM card. And ito siya. Scroll down ko to. So, JAI means Joint Account Indicator. So, kung hindi joint account,
yung savings account mo with Land Bank, put 0. It means single or individual yung account. If joint account, yung account mo, either 1 or 2. So sa akin, akin lang naman yung account. So lalagay ko dito is 0. And then for step 2, provide personal information. So kukompletihin ko lang tong details na to. As I've mentioned earlier, may mga info dito na hindi required, like TIN number hindi to required. So instead na NA ang ilagay mo for TIN, dapat 000 kasi hindi i-accept ni Land Bank or magkakaroon ka ng error kapag ang expected niyang entry is number pero ang nilagay mo is letter katulad nung sa NA. So kompletihin ko lang to. So, nakompleto ko na yung personal information and complete address. So, for contact information naman, nag-a-ask dito ng email address and home or mobile number. Kung ano yung nilagay mong email address and mobile number nung nag-create ka pa lang or nag-open ka pa lang ng savings account with Land Bank, yun din yung ilalagay mo dito. So, kung naalala mo may form kang fill upon nung nag-open ka ng savings account with them, may nilagay kang email address and mobile number doon. So, kung ano yung nilagay mo doon, yun din yung ilalagay mo dito. Ang reason nun is kapag magkaiba yung in-enter mong details dito compared dun sa na-save nilang records nung open ka ng account, possible hindi ma-approve yung account mo. Actually, na-encounter na rin to ng ibang mga users na hindi raw na-approve yung account nila dahil ang sabi is hindi raw nag-match yung details na nilagay dito sa records nila. So, kung nagbago na yung mobile number mo or nagbago na yung email address mo, ang kailangan mo is ipa-update sa Land Bank yung most recent information mo. Pwede siyang gawin online or pwede ka rin pumunta sa branch. Kung online mo siya gagawin, sa next video, itatakaw natin kung paano siya gawin. So, kompletihin ko lang to. For home telephone number, since ang expected na entry dito is lagi number, hindi natin ilalagay yung word na NA katulad nito. Dapat is number din, so ang ilalagay ko is 000. For mobile number, for business name, it's NA. Also for this, so that's it. And for step 3, kailangan naman nating mamili ng security question and answer. After this, reminder lang na huwag niyong kakalimutan yung sagot niyo dito kasi kapag nagpadala na si Land Bank ng activation code sa inyo, after nun is kailangan niyong sagutan yung security question na sinet up niyo. So kung iba yung nilagay niyo dito and sa magiging sagot niyo during activation, hindi ma-activate yung account. So sa akin, let's say favorite superhero. So mag-open ako ng notepad. Kung ang sagot ko dito is Batman. So, kung ang ilalagay ko dito is Batman na all small letter, dapat consistent siya. Sa lahat ng sagot ko, sa ito yung itatanong sa akin tong superhero, dapat parehong-pareho dito yung sagot ko. Hindi pa din maging uppercase B and then the rest is lowercase. Kasi iba siya sa original na sagot na nilagay ko. So, lagay ko to dito. Also this. So, ganun din. Dapat consistent. Kung ano yung sagot ko dito, parehong-pareho dito. Kung small letter lahat to, small letter din dapat dito. And for preferred iAccess ID. So, sabi dito is 6 to 16 alphanumeric characters. So, mag-create tayo ng iAccess ID. So, ito yung mga example ng iAccess ID na pwede mong gawin. Sa case ko, pwedeng ganito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 characters to. Pasok siya sa requirement na to. So, pwede din namang iba like, I am Lulu. So, pwedeng ganyan. So, ikaw yung gagawa ng sarili mong iAccess ID. Ang importante is hindi siya kapareho ng iba or hindi mo rin siya makalimutan kasi ito na yung ipang-login mo sa Land Bank iAccess account mo moving forward. So sa akin, ito na lang ipipiliin ko. So it's up to you. Pwedeng iba rin. Pwede ka maging creative sa pag-create ng iAccess ID. Basta combination siya ng alphabet and number. And yung character niya is, ang pinakamaiksi is 6. Ang pinakamahaba is 16 characters. So, I'm not a robot. So, check ko lang. And click submit.
and click OK. So, may sinabi rito na error na invalid card number. Totoo din naman kasi hindi talaga ito yung account number ko. Hindi rin ito yung totoong information ko. Nilagay ko lang to for the sake of tutorial. So, papalitan ko lang to very quick and then later on, check natin kung mag-proceed yung enrollment natin. So, I'll click OK. So, palitan ko lang to. And i-blur ko na yung mga information na to kasi kailangan yung information natin is tayo lang yung nakakaalam. And kapag may correction, kailangan mong ulitin yung security question and answer mo. So, kompletuhin ko lang to. So, again, dapat yung answer mo is consistent. Kung lahat small letter, dapat small letter lagi yung sagot mo. Kung may space, dapat may space lagi yung sagot mo. And I'll check this one. So, okay na siya. Click submit and okay. And nag-proceed na yung transaction. So, sa case nyo, may mga ibang users or ibang viewers ako sa previous video na nagsabi na kahit tama naman daw yung ATM account number, hindi pa rin ina-accept. Sinasabi pa rin na invalid daw yung card number. So, pag ganun yung nangyari is kailangan yung tumawag sa land bank para i-report yung issue. Kailangan nilang investigate yung account nyo, bakit nagkakaroon ng ganong klaseng error. Baka may kailangan silang i-enable or tamang gawin sa system nila para mag-push through yung transaction. And also, may iba rin na nagkakaroon ng error like processing error 99. I think it's a random error. So, pag ganun yung na-encounter nyo, ulitin nyo na lang ulit next time. Pwede nyo i-clear yung cache ng browser nyo. So, paano siya gawin? So, ganito. Click ko tong 3 dots and merong settings dito. And click nyo tong clear browsing data. Pag kinlik ko tong clear data, so madidelete yung mga cookies, yung mga cached images or files, or yung browsing history dun sa browser nyo. So dito sa next page, kailangan ko lang i-confirm yung mga information na nilagay ko rito. So tama naman lahat. So I'll click confirm and click OK. And here's the confirmation. Your enrollment to iAccess ID has been forwarded to Land Bank. So once approved, you will receive an activation link via email. Upon successful activation, you may already inquire Land Bank account and pay your bills. So kailangan kong hintayin yung activation email from Land Bank. So gaano katagal yung dapat mong hintayin para ma-receive yung email? Actually, iba-iba siya. May ibang viewers na nagsabi na within the day na receive na agad nila yung activation email from Land Bank. May iba naman na inabot ng 1 week bago nila ma-receive yung activation code. So depende siya sa mag-approve na account nyo. Per branch kasi yung pag-approve. So, kung saan ka nag-open ng account, sila yung mag-approve nung online account mo or nung iAccess account mo with Land Bank. Sa case ko, umabot siya ng 3 business days bago ko na-receive yung email from Land Bank. And sa case nyo, kung sakali naman ang issue nyo is more than 1 week na wala pa din yung email, ang mas magandang gawin nyo is tumawag na kayo dun sa branch kung saan kayo nag-open ng account para i-follow up yung activation code nyo. So, i-open ko tong email ko and ito yung email na na-receive ko from Land Bank. So, i-click ko tong link na to. And balik ako sa email. So, ito na yung PIN ko. So, obviously, nag-expire na tong PIN na to. So, pwede ko siyang i-regenerate. So, again, kailangan ko ilagay dito yung iAccess ID. So, regenerate OTP and click OK. So, mahalaga na hindi mo makalimutan yung iAccess ID mo. And click OK here. And may nareceive akong panibagong email. So, ito siya. And ilagay ko siya dito. And click submit. And click OK. And ito na yung part kung saan kailangan mong sagutan yung security question na sinetup mo. So, again, dapat consistent and maganda na hindi mo siya nakalimutan. So, sagutan ko na siya. And for password, it should contain letters and numbers only. So, ako mag-create ng password ko. And click confirm. And click OK. So, ito na yung confirmation. So, kapag-register na ako sa Land Bank Internet Banking. So, this is my iAccess account. So, I'll click login here. So, verify ko lang kung okay na nga. So, i-access ko siya. Babit yung iAccess ID and password. And ito na siya. So, nakapag-login na ako sa Land Bank online account ko or sa iAccess account ko with Land Bank. And that's it. Sa video na to, nag-create tayo ng online account with Land Bank. So, nakapag-login din ako gamit yung iAccess ID and yung password na sinetup ko. Diniscuss din natin yung ibang common issues na pwede nyo ma-encounter during account creation. So, I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Please let us know by clicking the like button.
And here are other helpful videos na tingin namin pwedeng makatulong sa inyo. And please subscribe to this channel for additional helpful videos. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!